Ang mga lalabag sa panuntunang ay maaaring maharap sa multa na hindi bababa sa 3 milyong riyal at pagkakulong ng 5 taon. What's up guys? Juicy TV here. At kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Na sana ay okay tayo kung nasan naman kayo sa mundong ito ngayon. Dahil nga ay nasa crisis tayo ngayon at sobrang nakatakot, sobrang hirap at laking adjustment talaga para sa atin. Lalo-lalo na sa ating lahat ngayon nga naka-home quarantine tayo ng ilang araw na at sobrang hirap talaga mag-adjust kasi hindi naman ito yung nakasanayan nating ginagawa sa pang-araw-araw. So, kailangan talaga nating tanggapin o kailangan talaga nating mag-adjust regarding dito sa home quarantine natin. So, for this video mga kaibigan, just a short video lang naman na kung saan ay pag-uusapan natin yung bagong regulasyon o patakaran o implementation na nilabas ng gobyerno dito mismo ngayon sa bansang Saudi Arabia. Medyo mahirap, critical to at medyo kailangan talaga nating sundin. Huwag baliwalain kasi seryosohin dapat natin ito mga kaibigan kasi medyo critical to at medyo grabe talaga ito mga kaibigan. Grabe talaga ang multa dito at hindi talaga basta. So, umpisa natin dito mga kaibigan sa bagong update regarding dito sa mga curfew hours natin dito sa bansang Saudi Arabia. So, naglabas nga sila. Ito, nilabas to ng Saudi Press Agency at shinare ito ng The Pink Taha sa Facebook. Gusto nyo rin mga bagong update regarding dito sa Saudi Arabia mga kaibigan. So, ilike nyo rin sa Facebook page ninyo itong The Pink Taha kasi legit din to. At ano talaga to mga kaibigan? Legit talaga tong Pink Taha. So, nakita ko rin naman ng post ng Saudi Bus. Nakita ko rin yung post ng Saudi Gazette at nakita ko tong post ng The Pink Taha. So medyo kasi clear tong pinos ng Pink Taha. So ito yung i-share ko sa inyo ngayon mga kaibigan. So hayaan nyo kong basahin ito para nang sa ganun ay maliwanagan tayong lahat at maayos at maintindihan natin kung ano ba talaga yung bagong patakaran na nilabas nila dito regarding sa crisis na pinoproblema natin dito ngayon sa bansang Saudi Arabia. Basahin ko sa inyo at ito na nga. Riyadh, Makkah and Medina are going on lockdown. Residents cannot leave or enter the three cities starting tomorrow, Thursday, March 26, 2020. So, klarong-klaro mga kaibigan na naka-lockdown na nga itong Riyadh, Makkah, and Medina. So, sa mga tatanong, ano ba yung ibig sabihin ng lockdown? Ito mga kaibigan yung lockdown ay halimbawa, ila-lockdown itong Jeddah. Wala nang pwedeng pumasok dito sa Jeddah, wala nang pwedeng lumabas sa Jeddah. Yung mga taong taga-Jeddah, magstay lang talaga sa within Jeddah City. Bawal sila pumunta ng Riyadh, bawal sila pumunta ng Makkah Medina, bawal silang pumunta ng ganon. Yung mga taga Riyadh, taga Makkah, bawal silang pumunta dito sa Jeddah. Yun yung ibig sabihin ng naka-lockdown. Nakalock kayo sa isang city na bawal na kayong lumabas kung saan nyo gustong pumunta kasi naka-lockdown na kayo para yung pinoproblema nating crisis ngayon ay hindi na siya pumunta sa kung saan-saang cities pa kumalat. Ganun yung ibig sabihin ng lockdown mga kaibigan. So, naka-totally lockdown na nga tong tatlong syudad na to at walang sinumang pwedeng pumasok dito at lumabas starting tomorrow, bukas mga kaibigan, starting tomorrow, okay, March 26, 2020. Curfew to start 3 p.m. instead of 7 p.m. in Riyadh and the holy cities of Mecca and Medina will begin on Thursday, March 26, 2020. Since alam naman natin na yung curfew hours natin dito ay starting from 7 p.m. hanggang 6 a.m. in the morning. So itong tatlong sitting to ay babaguhin. Mag-umpisa sa kanila ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. So pwede na lang sila gumalaw sa labas simula 6 a.m. in the morning hanggang 3 p.m. So na-adjust, nabawasan sila ng 4 hours yung curfew hours nila. At yun lang yung time na pwede silang bumili sa labas, kung ano yung gusto nilang gawin sa labas. Afternoon, babalik na sila ng bahay before 3 p.m. kasi mag-start na yung curfew hours sa Riyadh, sa Makkah, at saka sa Medina ng alas 3 ng hapon simula bukas. So, klarong-klaro yun mga kaibigan kung taga Makkah ka, Medina ka. Sundin na lang natin mga kaibigan na bawal na po kayo lumabas ng bahay pagtungtong ng alas 3 ng hapon. Okay? Klarong-klaro yun ha. To clarify, curfew time is now 3 p.m. to 6 a.m. Exemption on vital sectors, example medical staff, still apply. Residents are no longer allowed to move between different regions inside the kingdom kasi nga naka-lockdown na to sila. So, from Saudi Press Agency. So, ayun nga mga kaibigan, klarong-klaro naman yung paliwanag dito ng Pink Taha na dapat sundin na lang talaga natin kasi para din to sa ating lahat. Kaya naka-lockdown tong Riyadh, Makkah, Medina nga mga kaibigan kasi isa sila sa mga cities dito na mas critical o mas marami ng case regarding sa coronavirus. Kaya
automatic nilockdown na agad nila tong cities na to. Parang sa ganon ay hindi na siya kumalat. Kasi yung taga Maka, halimbawa Medina, ang lapit nun sa Jeddah, kung hindi nila lockdown yung dalawang cities na, ay may posibilidad pa na yung mga ibang tao dun pabiyahe papunta sa Jeddah. Hindi natin alam, may bitbit pala at mahawaan yung mga tao sa Jeddah. Ganon ang gusto ng ipatupad o mangyari ng gobyerno, mga kaibigan. Kaya dapat sundin na to. At one of these days, for sure, dito sa Jeddah, since tumataas na rin ang bilang ng na-infect ng mga tao dito, ay for sure, one of these days ay magkakaroon na rin tayo ng lockdown dito at wala na pong sino man ang pwedeng pumasok dito o lumabas ng bansang sa lugar, sa city ng Jeddah, mga kaibigan. So, ganun lang. At meron pa tayong isang balita na ilalabas ko sa inyo na medyo ito yung critical na dapat nating sundin. At mga kaibigan, basahin ko sa inyo at nang mas clear at mas klaro. Naglabas rin ang Saudi ba, Saudi Gazette. Maraming pages din naglabas nito. So nakita ko rin to sa Embahada ng Pilipinas. So sa Riyadh. So ito mas klaro kasi tinranslate nila ng Tagalog at nang maunawaan at maintindihan natin ng maayos. At ngayon nga ay hayaan nyo kong basahin ko para sa inyo at nang mas klaro at maliwanagan tayo ukol dito sa bagong patakaran na nilabas nila dito sa Saudi Arabia. So basahin ko, mga kaibigan. Pagbabawal at paglathala sa social media ng mga larawan o video ng mga paglabag sa curfew na ipinatupad ng karian ng Saudi Arabia. Riyadh, March 25, 2020. Nais ipaalam ng Embahada sa Filipino Community na mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno ng Saudi Arabia ang paglathala sa social media, Facebook, Instagram, Twitter at iba pa, kasama nandito mga kaibigan ang YouTube, ng mga larawan o video na mga paglabag sa curfew na pinapatupad ng kaharian ng Saudi Arabia. Ang mga lalabag sa panuntunang ay maaaring maharap sa multa na hindi bababa sa 3 milyong riyal. O ulitin ko mga kaibigan, 3 milyon riyals to mga kaibigan. Hindi ito peso ha, 3 milyon riyals at pagkakulong ng 5 taon. So klarong-klaro mga kaibigan, iwasan ang paglalathala ng mga nasabing larawan o video kahit na kayo ay saklaw ng mga exemption sa curfew o kahit sa anumang kaharian o layunin. So klarong-klaro mga kaibigan, o ulitin ko, aabot sa 3 milyong riyal, hindi bababa yun mga kaibigan, 3 milyong riyal at pagkakakulong ng 5 taon mga kaibigan. Sa paglabag doon nga sa pag-share ng mga videos, photos regarding sa curfew dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi ngayon mga kaibigan, ang dami talaga nating nakikita. Nakikita nyo sa Facebook, ang daming nagtitrending dyan regarding sa curfew hours dito sa Saudi Arabia. Ang daming mga videos dyan na ang iba, kalokohan, yung iba, ang daming sinishare na kung ano-ano lang. So siguro, para maiwasan nga itong mga itong mga kaibigan, kaya sila nagpatupad ng mas matinding multa. Excuse me, multa o penalties. Parang sa ganon ay maiwasan itong mga kaibigan. Grabe, imagine nyo, sobrang laki na multa. Kaya kung meron man kayong na-share on uploads dyan sa Facebook account niyo or sa anumang social media account mga kaibigan, for sure, burahin nyo na yan, i-delete nyo na yan. Kasi mga kaibigan, kilala natin yung Saudi Arabia, ang bilis nila makapag-trace ng ganon. So, isipin natin yung 3 million riyals. Pagpalagay natin yung palitan ngayon sa peso ay 13. 1 riyal is equals to 13 peso. So, yung 1 million ay papatak siya ng 13 million times 3 yun. Panalong-panalong mga kaibigan, yung 39 million. Saan ka kukuha ng 39 million peso? So, 1 million nga, hirap ka na. Tapos, meron pang 5 taon na pagkakulong. So, saan ka kukuha ng ganun, di ba? Kaya yun mga kaibigan, para maiwasan o hindi tayo mapasama dun sa mga makukulong, ay dapat sundin natin yung batas na pinapatupad nila. Sumunod na lang kasi mga kaibigan, lagi natin iisipin, kaya na ito nila ginagawa kasi para din to para sa atin, sa kapakanan natin, sa ikababuti natin lahat dito na mamamayan sa Saudi Arabia. Nang sa ganun ay matapos na nga yung pinoproblema natin dito kasi sa ngayon ay medyo critical na talaga, sobrang critical na hindi na talaga siya maganda, sobrang hindi na talaga siya maganda mga kaibigan. Kaya yun, bilang isang mamayang Pilipino dito, dapat sundin na lang natin kung ano yung batas na ipinapatupad ng gobyerno dito sa bansang Saudi Arabia. Huwag na nating suwayin, manatili na lang tayong magstay sa bahay, yung mga curfew hours sundin na lang natin at huwag na nga tayong pasaway mga kaibigan. Alagaan natin yung sarili natin kasi nang sa ganon ay mas mapadali o mapayos ng mabilis yung pag
pagsolba ng problema natin dito sa crisis na ito ngayon, mga kaibigan. Sumunod na lang tayo sa mga batas nila. Alang-alang sa mga manggagawa natin yung Pilipino rin ng mga frontliners para nang sa ganun ay hindi madagdagan yung pinoproblema lang ngayon. Kasi sa ngayon ay patuloy pa rin ang paggagamot at patuloy pa rin sa araw-araw na nadagdagan ng maraming kaso dito sa pinoproblema nating crisis ngayon, mga kaibigan. Kaya kung ikaw ay isang expat o isang Pilipino na alam naman na dapat kung ano yung mga dapat na gawin ay gawin mo na lang, sundin mo na lang, stay at home ka na lang, mag-enjoy ka na lang dyan, kumain ka ng kumain dyan, manood ka ng movies hanggang ilang movies gusto mo, matulog ka dyan hanggat hindi ka na makagising, diba? Yun na lang gawin mo, mga kaibigan, sumunod na lang tayo. At nang sa ganon ay mas mapabilis, mapadali natin pagsulba sa pinoproblema natin ngayon at hindi ito siya kakalat, okay? Yun lang naman ang gusto ng gobyerno dito, mga kaibigan, na sundin natin yung mga bagay na alam naman natin na dapat nating gagawin, okay? Yun lang, mga kaibigan, klarong-klaro naman siguro na i-explain ko naman siguro sa nyo ng maayos. So kung meron kayong questions or clarification sa mga sinabi ko, mga kaibigan, pwede kayong mag-comment down below at pag-usapan natin yan kung ano ba talaga yung tama, mga kaibigan. Okay? Maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang. At basta mag-ingat kayo palagi at alagaan nyo yung sarili nyo kasi para din to sa ating lahat. Okay? Ingat kayo palagi at God bless. Okay? Bye! Paalam!